Everyone. Hello guys! Hello! Welcome back sa aking YouTube channel. And thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. And thank you na rin sa mga hindi pa. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please don't forget to like and subscribe. And click the notification na rin. And share na rin para ma-share natin sa iba. Kung anong mga update natin sa bawat ina-upload natin sa YouTube. May mga natutunan tayo o hindi, di ba? Okay, thank you so much sa inyong lahat. So guys, ngayon, ang ma-share ko sa inyo, magluluto ako ng pink salmon. Ito ay, ano siya guys, yung buto-buto. Pero may laman pa naman. So, bumili ako kahapon kasi mura lang siya. So, ang gagawin ko ngayon ay sinigang. Sinigang na pink salmon na may mga maraming ingredients. So, tara guys, umpisa na natin. So, okay. Bigas guys. Ito yung unang bigas natin sa isda. Para mawala ang lasa. Ito sa pangalang lasa. Ito yung sabaw natin. Ayan natin sa pangalang lasa. So guys, ito na yung ano, yung pinagugasan kong bigas. Dito ko nilagay. Ito yung pamugas ko sa isda. Natutunan ko ito sa isa kong kaibigan. Pampawalan ng lansa. So, ganda nga siya guys. Nagugutom na ako. So guys, itong bole na ito. Wala akong pinitong pichay. Hindi ko na lang yung pinili dito. Para hindi naman siya pichay. So makababog na siya sa tubig o maisin. Kasi kung patanggal ng mga panayang chemical, kung may chemical ng gulay, at saka yung mga dumi-dumi, yung mga buhangin ba dito. Kailangan magasin siya ng mabuti. Kailangan matiting na natin siya. Magasin natin. Kasi nadidikit yung mga buhangin. Kailangan talaga ang gulay. Pagasin mo. Naka 5 times ko na pumugas. So, ganyan na yung pala natin. Hindi na siya mabuhangin. So guys, umpisa na natin. Ito ipapakita ko lang sa inyo yung mga ingredients. Ito yung kamatis, pero ang kamatis na ginamit ko ay cherry. So ito yung tawagin sa amin kalikot. Sili na ano, mahaba. So ito yun, may garlic tayo, may white onion, at saka hindi mawawala ang ginger, luya. So ito kakaiba yung ano natin, sinigang, kasi haluan natin ang taro, then sitaw, then wala akong mahanap na ano guys, na pichay. So ito yung ginawa ko, ang tawag nila dito ay pak choy or pak choy. So okay na yan. So ito yung ano, ito yung tubig na pinagugasan ko na bigas. Ito yung tubig na yan. Ito yung isasama natin. At saka guys, itong ano, ito yung pink salmon. So ayun, mga buto-buto. Pero may laman pa siya guys. So, tara, umpisahan na natin guys. So, ito yung kaldero natin. Saka, inaan natin na. Inaan lang natin. So, guys, start na tayo. Lagyan lang natin yung kaldero natin. Lagyan natin ng mantika.
Garlic. Nasanay ako guys, garlic talaga ang hinuna ko. Ang bangat parami ko. Nagigutan mo talaga ako. At next, yung taro natin. Iniwan ko siya naman. Nanipit lang. So mamaya kung medyo konti lang yung tubig, dagdagan natin. So pakuluan natin siya ng 10 minutes guys. So ayan na guys yung nakuluan natin taro. Tingnan natin kung medyo ano na siya. Oh, okay na siya guys. Kalimutan ko pang palang ihalo to. So, lagay natin yan. Next ay ang ating isda ang salmon. Bumili ako ng isdang salmon in 1 kilo. 1 kilo to guys, ang dami. Ako ay takam na takam talaga sa sinigang, sa isda. Ilang araw na rin kasi kami nagka-carne. Puro karni-karni. Kaya namimiss ko talaga mag-isda. So guys, sabaw pa lang ulam na. So nag-prepare ako ng salt. Ang ginamit kong salt ay pink salt. So 2 teaspoon lang to. Kung matabang pa siya, dagdagan na lang natin. Ayokong masyadong ano. Gusto kong matabang-tabang. Ayokong may yung iba kasi gusto diba maalat-alat. Ayoko yung ganun.
guys, ihalo na natin yung sitaw. Sitaw pataw. Patani. Char. Simmer lang natin siya ulit ng 5 minutes. So, takpan natin. So, guys, timplahan na natin siya. Hindi mawawala ang fish sauce. Ang sauce ng Pilipino. So, lagyan natin siya. Chansahin lang natin kung tama na ba ang lasa. So, guys, natatakam na ba kayo? Grabe, ito na. Nakakamda ba kayo, guys?